guys! Hello! Welcome again to my channel! Ito yung Chang Ami Perez! Ayan guys! Hello, hello, hello again! And today's video guys, meron tayong real talk or hugot. Kasi kayo mahilig tayo sa mga hugot-hugot. Pero ito ay real talk at talagang kailangan natin tandaan. Ang pag-uusapan natin for today ay kung anong mga katangian ng isang babae. Yan. Kung ano-anong gusto ng isang lalaki sa ating mga babae sa unang pagkikita or unang pag-date. So, ayan ang ating topic, guys. I-share ko sa inyo kung paano at makapulutan din natin ang at malay mo, di ba? Yung mga single dyan, kung gagawin natin ito, makakuha na tayo ng ating forever. Before that, guys, so mag-intro muna tayo! Sa ating pag-uusapan for today, ayan, share ko lang kunting mga bagay-bagay lang or katangian na gustong-gusto ng lalaki sa unang pagkikita, di ba? So, iba dyan siguro makaka-relate sa ating i-share ng mga bagay-bagay, di ba? Una-una guys, syempre, pag alam natin may date tayo, di ba? Alam natin may date tayo, bibili tayo ng paghahandaan natin yan kasi bibili tayo ng mga high heels, ng bagong damit, or minsan magpapaparlor pa tayo, magpaparipan pa tayo, wow! Diba? Para lang ma-inspire or ma-turn on ang ating courage. Pero guys, ito ang pinaka-importante sa lahat. Unang-una, alam niyo guys, anong gustong-gusto ng mga lalaki sa ating mga babae? Ang ating mga mata. Siyempre, isa na doon yung maganda tayo. Ating mukha. First, not mata, mukha. Buong mukha. Siyempre, makikipagkita tayo. Alam nga naman siyempre, di ba? Kaya nga nagpapaparlor tayo. Mukha, yung ating mga mata na talagang kumikinang-kina kung makikipagkita tayo. Wow! So, kailangan napakaano ng mata natin. Hindi tayo pwedeng makipagkita sa ating magiging boyfriend or boyfriend na parang ang lungkot-lungkot ng mata natin na parang, di ba? So, parang pakita natin na yung excited sa ating mukha na makikipag-date tayo sa kanya. Ayan, yan ang ating, syempre, magpaganda, magpa-parlor, pero huwag naman tayo magpa-parlor, mag-ating, huwag naman tayo magpa-parlor na kala mo pupunta tayo sa Halloween party. Yung simpleng-simple lang na pakita natin yung kagandahan natin. Magpa-parlor tayo, huwag naman yung iba kasi dyan, yung makikipag-date lang naman, pero ang eyelashes, dahi! Ang eyelashes hanggang disco, di ba? Ay, huwag naman gano'n. Kasi, kumbaga, ang simplicity is gustong-gusto nila yan. Kasi, di ba, sabi ano ba naman ito, parang, di ba, pupunta ng... Pero, syempre, kailangan din natin magpaganda, magpa-makeup, para at least, di ba, parang ma-impress sila sa ating kagandahan. Pero, mas, ano din, simple lang, simpleng pag-makeup, simpleng lipstick, ganyan na, alam mo yung na talagang magiging fresh tayo. Diba? So, ayan guys. Ayan mga ating, tandaan lang natin yan. Magpaganda, magpa-parlor. Para pag unang kita, alam mo yun, tipong, yummy. Parang ganon. So, ang ating mga mata dapat, masigla. At kumikinang-kinang-kinang. Diba? So, ayan guys, tandaan natin yung ating mukha is dapat excited at masaya na makikipagkita tayo sa kanya. Kahit na alam mong may naniningil sa'yo for the may naniningil naman ng utang sa'yo ng araw na yon. Kailangan masaya pa rin tayo at mag-e-enjoy tayo dun sa ating kabit. Huwag mong damdamin na ako may naniningil sa akin ng utang, so kailangan, di ba? Ganun yon. And then, second na yung ating, alam nyo guys, ang gustong-gusto din ng mga lalaki. Alam niyo na kung ano, syempre, ang ating hinaharap. Eh, wala ako noon eh. Wala akong hinaharap. Ang ating boobs.
Ayan, kasi unang-una nilang tinitingnan niyan sa mga babae, yung ganyan, sabi niya. Pero ganito guys, papakita din natin kahit papano yung ating mga cleavage dyan. Kung may cleavage naman tayo, pakita naman. Pero in a nice way naman. Kasi minsan naipapakita natin yung ating hinaharap, pero kabastos-bastos naman ang dating, diba? So, kasi yan ang gusto nila, lalo kung nakalitaw-litaw dyan yung medyo dalawang buntok. Diba? Totoo yan, diba? Totoo yan na kapag may nakita silang ganyan na, oh, yan, sexy ng aking magiging girlfriend or ng aking girlfriend, diba? So, yun, parang medyo, ano naman natin, medyo lanti-lantiin naman, pero in a nice way naman, mga ating, ha? Huwag naman yung parang nabastos-bastos naman ang dating sa kanila or sa nakakakita. Yung parang, sexy pero alam mo yung kasi yung ibang lalaki naman depende po yan sa lalaki, may lalaki din naman kasi na gusto lang nakatago lang yan, parang isang kailangan nakatago lang siya, pero merong lalaki kasi na nakita nila yan, parang diba, yummy. Yung mga gano'n, pero in a nice way mga ateng ha, para naman at least nire-respeto din tayo ng ating magiging boyfriend or ng ating magiging kamit that day. And of course, the mga ate, dapat meron tayo yung sense of humor. So, tapos tayo sa mukha. Kababahan na tayo ngayon. May sense of humor din dapat tayo. So, ayun yan. Dapat may sense of humor. Ibig sabihin, kahit pa pa kunting... Kasi minsan, nagkakahiyaan kayo. Lalo-lalo na po. Unang-unang date nyo at unang-unang pagkikita nyo. So, parang nagkakahiyaan kayo. So, parang umismile ka or gumawa ka ng way na mapapatawa mo siya. Kasi ang mga lalaki, guys, napaka-seryoso. Hindi naman lahat. Meron din namang mga lalaki din na may mga sense of humor din na, di ba, vice, ano lang yan. Gusto ng babae na napapatawa sila. Gusto din ng lalaki na napapatawa sila. Pero, di ba, so, tayo mga ating, mga girls, ano natin, kailangan medyo kilitiin natin sila na napapatawa natin sila ng kahit konti lang. Huwag naman yung balahura na nag-joke tayo nang hindi naman nababagay doon sa lugar na pinuntahan natin, nag-joke ka, diba? Parang ganon, sense of humor para at least hindi boring yung ito, diba? Pareho kayong nag-enjoy kahit nasabihin mo lang, ay, yung ano ganyan, tapos natawa na siya. Wow! Ayan guys, so napunta na tayo sa ating mukha, sa ating hinaharap. Siyempre ang tinitingnan din ng mga lalaki dyan guys, lalo na kung ikaw ay kunyari, nasa table kayo. At sabihin mo, siyempre magminsan mag-ano ka, sa sobrang tagal nyo na nag-uusap, gusto mo na mag-retouch, diba? Mag-retouch ka niya. Kanyari, punta ka, excuse me, punta muna ako ng CR, ng washroom, diba? Parang pasosyal lang dati. Pero, minsan guys, paano din tayo? Pa-demure. Pero, in a nice way, hindi naman yung halatado na, diba? Yung simple lang tayo. Kunyari, diba, ang after ng ating mukha, ng ating hinahara, sense of humor, syempre, gusto yung lalaki yung ating likod. Alam niyo na, ano yung likod? Syempre, yung ating puwet. Gusto nila yung malaking puwet na pag... Siyempre, mapaalam ka, punta ka ng washroom, di ba? Pasimple lang yung mga lalaki, guys. Titingnan nila yan. Pag tayo mo pa lang, titingnan nila yan kung paano ka maglakad. At titingnan nila yan yung hugis ng ating mga likod. Diba? So, kung malaki yan, di ba? Parang, yummy ulit. Yummy. O, di ba? Yung ating likod, yung ating puwet, yung kurba ng ating katawan. Yan, gustong-gusto nila yan. So, di ba? Pero meron din naman, hindi naman lahat ng mga lalaki din gusto ng gano'n. Meron din naman isang iba gusto ng chubby. Di ba? Uso na nga ngayon yung chubby-chubby na napakaganda, di ba? So, para mga ano lang to, hindi lahat ng lalaki yun ang gusto. Meron din sila na simple lang at sexy. Meron din chubby, meron din ano, ganyan-ganyan. So, ayan guys, yung ating katawan. So, medyo mag-prepare din tayo na medyo wala naman tayong wet po Ano ang gagawin natin? Wala, pero may paraan dyan eh. Para mapasexy natin ang ating sarili. Ayan, syempre guys, ang ating essence. Alam niyo, yung pinaka-importance sa lahat, yung amoy ng mga babae.
gustong gusto nila yan. Yung tipong hindi naman yung mamahalin yung perfume o yung amoy yung pabango natin. Simple lang kahit mumurahin siya, pero hindi masangsang ang amoy, yung napakasweet ng amoy natin. Na alam mo yung pag nag-shake hands kayo at or nagpaalaman na kayo sa isa't isa at mag-shake hands, naiiwan yung iyong amoy sa kanyang kamay. Yummy! Ayan, yan ang gustong-gusto nila yan. Lalo na kung pagdating mo pa lang, umahalimuyak ka na. Pero simpleng amoy lang, guys. Huwag naman yung tipong, Diyos ko, pinaligo mo na yung buong pabango para namang pag-amoy pa lang niya sa'yo, ay nahilo na siya, diba? Sabi, nagbiglang na-turn off at nagpaalam na, ay, nahihilo ako yung pala sa pabango mo. Yung simpleng pabango lang, guys, yung sweet at medyo na ano siya, yung tipong naiiwan, yung tipong may tatak ba, not branded. I mean, branded or not branded, pero may tatak na pag naamoy niya yun, ay, ito yung aking girlfriend. Ito yung pabango ng aking girlfriend at naiiwan sa kanyang mga kamay, diba? Ayan, guys. So, ang ating susunod ay ang family-oriented or family-loving and of course, yung God-fearing talaga. Yung gustong-gusto nila yan, yung medyo mahalatin ating pamilya. Minsan, kasi nagpa-plan tayo ng ating mga kadit, nagpa-plan na may lakad tayo, for example, ganyan. Pero, mas may importante kayong gagawin doon sa family mo. At syempre, sasabihin mo sa kanya na, cancel mo na yung lakad natin kasi yung aking mother, yung aking tatay, or ang aking family, mayroong gathering na kailangan nandun ako. So, kumbaga may mapag-iisip siya, ay, mahal niya ang family niya at talagang mas importante yung kaysa sa date namin. Siyempre, ang importante sa lahat, yung may takot tayo sa Diyos at nasa gitna natin si God. Yun yung ating mga dapat i-center sa ating relasyon or sa ating mga lahat ng ating gagawin. So, ayan nga guys, diba? So, ayun lang yung mga konting tips or mga katangian na gustong-gusto ng mga lalaki sa ating mga babae. So, dapat maging simple lang tayo kahit sabihin na natin na mumurahin lang yung ating mga damit or mga gamit at simple lang at least natatanggap tayo ng ating magiging boyfriend or ating kadilig, diba? At maging totoo tayo sa kanila. So, ayan na guys. Sana nagustuhan nyo ang ating konting video na konting tips or mga advice. Ang pwede sa tawag ko? Or mga katangian na dapat natin tandaan sa ating pakipag-date or pakipagkilala sa ating magiging boyfriend or magiging asawa. Ayan. Thank you guys! Ito yung Chang Ami Perez and don't forget to subscribe my YouTube channel para update kayo sa aking mga video. Ayan, thank you so much guys! At sana nagustuhan nyo ang aking mga konting share sa inyong lahat. Ito yung Chang Ami Perez and bye-bye! See you again for my next vlog! Bye-bye! God bless!